16 ng Hunyo, ang dakilang kapistahan ng banal na 13, ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Marami pa sana akong sasabihin sa inyo, pero hindi niyo masasakyan ngayon. Darating naman siya, ang Espiritu ng Katotohanan, at maghahatid sa inyo sa buong katotohanan. Wala na siyang sasabihin mula sa ganang sarili, kundi ang lahat niyang maririnig ang kanyang bibigkasin at mga bagay na darating ang ibabalita niya sa inyo. Ibabalita niya sa inyo ang tatanggapin niya mula sa akin, at sa gayon niya ako luluwalhatiin. Ang tanang sa Ama ay akin. Dahil dito, kaya ako sinabing, mula sa akin siya tatanggap at magbabalita sa inyo." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa. Dakilang kaisahan ng buhay at pag-ibig. Isang malaking pagkakamali na ituring natin ang 13 na isang makalumang turo na walang kaugnayan sa buhay natin sa kasalukuyan. Ang 3 persona ng Diyos ay hindi dapat tingnan bilang 3 nakabukod o hiwalay na kompartamento dahil ang ugnayan nila ay sumasalin at magkaagapay para ipakita sa atin ang katotohanan ng iisang Diyos. Nariyan na ang 3 persona bago pa nagsimula ang panahon, ngunit tanging sa pamamagitan lamang ni Jesucristo na kilala ng lubusan ng tao ang Diyos, hindi lamang bilang anak, kundi maging Ama at Espiritu. Ang Ama, kilala bilang Diyos na manlilikha, ang ulo at padre de familia. Siya ang nagtatakda ng landas na tatahakin ang kanyang bayan at siya ang gumagabay sa paglalakbay. Dinidisiplina niya at pinatatatag ang kanyang mga anak sa pagtuturo sa kanila kung paano matuto sa kanilang mga pagkakamali. Sa tuwing siya ay naglilimayon at naliligaw ng landas, pinababalik niya siya. Sinisikap niya na iligtas ang lahat ng kanyang lilikha upang walang sinuman ang mapahamak. Ang anak, kilala bilang tagapagligtas, ang susi sa pagbubunyag sa Diyos sa sangnilikha. Sa katauhan ni Jesus na nagpahayag ng paghahari ng Diyos at naging tapat sa Amang hanggang kamatayan, nahayag ang mukha ng Diyos, Ama. Pinagaling niya ang mga may sakit, pinatawad ang mga makasalanan at inialay ang kanyang buhay sa krus. Patuloy nating tinatanggap ang katawan niya sa Eukaristiya at tiniyak niya sa atin na kung tapat nating tutup din ang kanyang mga utos, siya at ang Ama ay mananahan sa atin. Nangako rin siyang ipapadala ang Espiritu Santo para sa atin. Ang Espiritu Santo, kilala bilang tagapagpabanal, ay ang katuparan ng pangako ni Jesus. Ang Espiritu Santo ang dakilang pag-ibig sa pagitan ng Ama at ng Anak. Sa Espiritu Santo, pumapaloob tayo sa buhay at pag-ibig ng Diyos at pinupuspos tayo ng mga biyayang kailangan natin sa paglalakbay. Ang 7 natatanging kaloob ng Espiritu Santo ay ang mga sumusunod. Mananatili sa Kanya ang Espiritu ni Yahweh, Espiritu ng pagpapayo at lakas, Espiritu ng pagkakilala at pitagan kay Yahweh. Hahatol siya di ayon sa panlabas na anyo. Magpapasya di ayon sa mga sabi-sabi. Marami ng pagtatangkang ginawa para ilarawan ang 13 sa pamamagitan ng mga simbolo. Karaniwan itong inilalarawan bilang 13 ayon kay San Patricio. 3 nota ng musika na bumubuo ng 1 tunog. San Ignacio ng Loyola. At tubig na maaaring maging gas, solido at likido. Sa kasamaang palad, hindi sapat alinman sa mga larawang ito para ihayag ang napakalaking hiwaga ng Diyos
Ang misteryo ng isang tatlo ay higit na malaki at dakila para sa maliit nating mga isip at imahinasyon at mananatiling kulang ang pag-aunawa natin sa Diyos. Sapat nang tandaan natin na ibinubunyag ng Diyos ang kanyang sarili bilang isang Diyos ng kaisahan na hindi nagsasarili kundi binubuksan ang sarili sa tatlong persona para tanggapin tayo sa dakilang kaisahan ng buhay at pag-ibig. Thank you.